Hallelujah! Kapuri-puri ka, Panginoon! Salamat o Diyos sa oras na to na kami ay narito upang magbalik na papuri sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, samahan mo po kami sa aming gagawing papupuri sa iyo. Malugod ka, Panginoon! At sa kabuuan ng gawain ito, samahan mo po kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa iyo lang lahat ng papuri, paraan at magsamba sa pangalan ni Jesus. Thank you.
Salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Patuloy po kami magpupuri, sasamba, luluwalhatiin ka sa iyong kabutihan, Panginoon. Hallelujah. Oh, Panginoon, oh Diyos. Oh,
Lord, sa likang aming mga puso, na ikaw ay aming sama-samang sambahin, Panginoon. Kaya salamat, O Lord, that you have allowed this moment, Lord. Inataas ko rin mo, Panginoon, ang salita ng Diyos, ang salita mo na mahahayag sa lugar na ito. Salamat sa pagkakataon na magamit, Panginoon, ng teknolohiya. Salamat sa pagkakataon na kami patuloy pa rin makakapaghatid at makakapakinig ng iyong mga salita. Salamat sa iyong kabutihan na bagamat para pagkang mga sitwasyon na hindi mabuti pa. And we believe na sa lahat ng pagkakataon na ikaw ay nandun, ikaw ay mabuti pa rin. Salamat at dalangin namin ang iyong pagsama, ang pakikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Be with us, guide us, and may you be with us, Panginoon. Salamat, purihin ka, sambahin ka. God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. This past few days ay nabalot ng takot ang buong mundo. Lalo na ang Pilipinas, syempre. Pandemic na itinuring ng World Health Organization, no? May kanya-kanyang dahilan ang bawat tao kung bakit sila ay natatakot. Madalas ang tao ay takot mamatay. Pero kung galit, no? Kung galit sa mundo yung tao, yes. Hindi siya takot mamatay. Pag naiba yung ikot ng kanyang utak, nawindang yung kanyang isip, no? Kayang-kaya niyang magpakamatay. Or meron sigurong tao, no? Lalo na kung Christian, eh hindi naman talaga takot mamatay, no? Pero sana sabay-sabay, 'wag siya mauna. Okay. Today we will talk about the trending word every time na may mga ganitong situations that frightens the earth, no? Fear. Ano sa Tagalog? Takot. Dami kong nakikita, nabasa, no, sa mga timeline, sa social media. Nagsasabi na huwag matakot dahil nagkakaasala raw tayo kung tayo ay natatakot or nakakalimutan mo na sigurong magtiwala sa Diyos. Yun ang ibig nila sigurong sabihin. Sa mga ganitong paliwanag, somehow true, somehow na, no? Pero alam niyo po, noon pa, as early as 165 AD hanggang 19th century, marami nang naitala, no? Marami nang mga viruses na kumalat sa buong mundo at pumatay ng maraming tao. Nandyan yung Black Death, mga bubonic plague, Spanish flu, Asian flu, cholera, at marami pang iba. Grabe ang dinalang takot nito sa mundo at sa mga tao. Merong 5 million daw yung mga namatay sa mga bubonic plague at iba pa. At hindi lamang sa mga plagues and viruses kung saan natatakot ang tao. Kung matatandaan po ninyo, noong nagkaroon ng Gulf War, noong early 90s, ayan, nabalita noon na umpisa na ng World War III. Okay? So maraming natakot, nauso na naman yung panic buying, no, ang mga stock market, bagsak, ekonomiya, bagsak. At nangyari din ito noong panahon ng Y2K. No? Y2K, year 2000 yan, ang dami rin natakot. Malakas ang balita na babagsak daw ang sistema ng buong mundo. No? Maraming nag-aalala, nababalisa. Nauso uli yung panic buying, no? Yung iba, talagang yung stock room nila, eh, warehouse na. Ganon katindi. Nung nag-panic buying sila. Yung iba naman, walang pang buying, puro panic lang. Ngayon, meron na namang pandemic, no? Epidemic, coronavirus. Actually, 1,000 pa lang yung total death, pero damang-dama na yung takot, no? Damang-dama na yung fear sa lahat. And today, sabi ko nga, we will talk about fear.
And siguro, although this will be aired kung, or this will be heard kung saan-saan because of the social media, this lesson or teaching was posted especially for us members of the Jesus My Redeemer and Master International Church, no? The Jmrm Church. Ang mga iniligtas ng Panginoon na narito ngayon sa Jmrm, ito ay intended para sa inyo, no? Ang ating mga kapatiran, ang kausap ko ngayon, mga iniligtas ng Panginoon, mga mananampalataya. Okay, moving on. Sabi ko, maraming nababasa tayo na nagkakasala daw pag tayo ay natatakot at inabot na rin ako ng tanong. Text messages, messenger. Pastor, nagkakasala ba ako pag ako ay natatakot? No? Kasi sabi ng Bible, do not fear. Pero di ko maiwasan talaga, Pastor, nakabahan at matakot. At lalo patuloy kinakabahan at baka mamaya ay nakocompromise na ang kanyang salvation. Okay, simulan natin ngayon yung pag-aaral. And lalagyan ko siya ng title na Laban o Bawi. Laban-laban o bawi-bawi, di ba? Okay. As per the Greek dictionary, no, ang salitang fear, which is phobia or phobos, means an emotion experience in anticipation of some specific pain or danger, usually with a decision to fight or flight. Fight or flight? No? Laban o lipad? Laban o bawi? Okay. Kaisa niya sa meaning na ito ang science.com, no? Search kayo sa Google. Fear is a chain reaction in the brain that starts with a stressful stimulus and ends with the release of chemicals that cause a racing heart, or racing heart daw, fast breathing and energized muscles, among other things, also known as the fight or flight response. Ayan, pareho sila, no? Nung Greek at saka nitong science.com. Laban o bawi, no? Fight or flight response. Fear is a fight or flight response. Sa Tagalog, laban o bawi. Okay. Sa ganitong pakahulugan, no? Sa ganitong meaning of the word fear or takot, sabi dito, it is an event or an occasion or shall I say a position or a prelude for a decision whether to stay and fight or go away, retreat, and do another thing. Fear is a state or situation, inuulit ko, for you to decide for the next step. Okay? Ang takot daw ay state or situation kung saan magde-decide ka, hahakbang sa kasunod mong gagawin. Kaya laban o bawi. No, ang takot daw ay doon sa state na magde-decision ka, laban o bawi. After mong matakot, ano ang next step mo? Okay. Lumalabas ang takot habang kumakaba ang dibdib mo ay ang sandali para ikaw ay makapag-isip. Okay? Ito ay sandali para ikaw ay makapag-isip bago mag-decide kung ano yung gagawin. Kung sasabihin natin agad na positive or negative agad ang fear, let's weigh down and balance the details. Okay. The Bible says, do not fear. At sa mata ng ilan, kung tayo ay natatakot, tayo ay nagkakasala. Well, in the negative lens, we do sin. Nagkakasala nga tayo. But in the positive lens, the way we will look at fear
merong binabanggit ang Bible na fear of the Lord. And ang fear of the Lord na ito is commanded by the Bible. Mababasa rin natin sa Proverbs 9:10 na sinasabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And as per medical science, sa website ng Oxford Academy, sinulat ni Michaela Schubert noong December 2003, as per clinical studies, merong rare genetic condition ng tao called the urbiquate disease, wherein sa madaling salita, ay affected ang amygdala or sa utak ito, no? Nagbabago yung processing ng emotion sa utak at isa sa pwedeng maging result ay di ka makaramdam ng takot. As per interview, alam ng pasyente na pwedeng delikado pero hindi talaga nakakaramdam ng takot. No? And it is abnormal. Hindi ito normal. Kasi normal sa isang tao na ikaw ay matakot. Okay. Alam niyo bang mahirap yun kung hindi ka magkakaroon ng takot? Kasi it may result na basta ka nalang lalakad, maging sa mga matataas, no? Na lugar. Okay? Hindi ka matatakot kung mahulog. Lalakad ka pa rin. Bakit? Wala kang takot eh. Lakas ng loob mo. Fearless. Di ba? Pwede mong paglaruan yung mga bagay na delikado. Di ba? Baril or any sharp weapon, no? And you will be put to risk. Hindi ka matatakot eh. Hindi ka takot. Okay. Now, we might get confused, no? Dalawang lens, two lens, the positive and the negative lens, same word, fear, takot. Okay. Now, do we really sin if we are afraid or in fear? If we will go back, no? Going back dun sa definition natin kanina ng fear, that you are in the state of deciding to take the next step, papaano ka hahatulan kung wala pa yung next step? Kung nandun ka pa lang sa level na magde-decide ka pa lang for the next step. Okay. Kanina, merong pagkain dun, tinitinda sa baba, sidewalk, sarap. Favorite ko yun. No? Pero alam niyo po, natakot ako eh. No? Natakot ako dahil dun sa outbreak nga, yung corona, di ba? No? Sandali muna akong tumigil. Nag-isip ako, laban o bawi? Laban o bawi? Pero pagkatapos kong malagay dun sa estado ng takot, pagkatapos kong mag-isip, alam naging desisyon ko, huwag kumain, umalis ako. Si Joseph, ewan ko kung kumain. Hindi ko alam sa kanya. Pero yung naging desisyon ko, after kong matakot, nag-decide ako, umalis. Okay? Napalagay ninyo. Bakit kaya ang sinasabi ng Bible, do not fear. No? Kaya tuloy nasasabi natin, at pinagtatanong sa akin, nagkakasala daw ba siya kung siya ay natatakot? Okay. Ganito po kasi yon. Kung babasahin natin ang mga narrative sa Bible, no, may mga kwento doon, yung mga natatakot at pinanghihinaan, no? Yung mga natatakot ay pinanghihinaan. Okay? To the point na di na nila nagagawa yung dapat sanang gawin na ipinagagawa sa kanila ng Diyos. Or madalas, may habili ng Diyos na ipinagagawa sa kanila, kaya pinalalakas sila ng Diyos at sinasabi, do not fear. Okay. Sa buhay po natin, kung ikaw ay continuously, no, na lumalakad, na may layunin sa anumang bagay, lalo na sa buhay pananampalataya at buhay na kinakaharap natin sa araw-araw, kung ikaw ay malalagay sa situation na ikaw ay takot or with fear, sabi natin, malalagay ka sa isang sitwasyon kung saan magkakaroon ng delay. Okay. Magagambala yung gulong ng isang magandang layunin. Kaya inahahabili ng Diyos, do not fear. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ay nagkakasala kung sakaling nalagay ka sa ganitong situation, kung sakaling nagkaroon ka ng fear. Alam niyo po,
kung kailan ka pwedeng magkamali or magkasala after mong mailagay sa state of fear, yan ay depende kung ano ang desisyon na gagawin mo, the step that you will take after mong matakot. Tanungin ko po kayo, madalas kaysa minsan, may mga bagay tayo na nagagawa dahil sa takot natin. Okay? Natataranta tayo at nagkakamali sa mga desisyon. Ang tanong, nagkamali ka ba dahil sa takot or dahil sa taranta? Yan ang tanong. In the fight or flight response na sinasabi natin kanina, ano ang naging resulta na tinahak natin after nating matakot? Okay, nataranta ka. Basta-basta ka kaagad nagdesisyon. Tapos nagkamali ka ng desisyon. Doon, nandun yung error. At sinasabi nga nila, pwede pang magkasala. Sabi ng Proverbs 19:2, even zeal is not good without knowledge. And the one who acts hastily sins. Kahit daw grabe yung desire mo, grabe yung zealousness mo, kung di mo gagamitin ng tamang kaalaman, hindi daw ito mabuti. At ang mabilis daw at agad na nagde-desisyon ang nagkakamali or nagkakasala. Kaya ngayon, nauunawaan ba natin kung bakit inahabili ng Bible, sinahabili ni Lord, do not fear? Kasi tayo, dahil sa takot, madalas nagkakamali. Pwedeng sa sobrang takot mo, sablay lahat ng gagawin mo. Mali. Maganda sana kung yung takot ay maghahatid sa'yo sa tamang desisyon. Katulad nung dinidiscuss natin na positive lens kanina. Okay. Dahil sa takot mo sa Diyos, no, ayaw mo nang magkasala. Ayaw mong gumawa ng mali. Kaya naman pinag-aaralan mo munang mabuti kung ano yung dapat at tamang gawin. Parang justice, no? Yung definition natin, pinag-aralan natin noon. Okay? Okay. Natakot ka dahil sa coronavirus. Natakot ka dahil lockdown. Inatake ka na sa puso sa sobrang takot. No? Di ka na nakapag-isip ng maayos. Na heart attack ka. At yun ang kinamatay mo. Hindi coronavirus. Nauna ka na. O kunyari, example lang naman, na-detect positive ka sa COVID-19. Dahil sa sobrang takot mo, okay, hindi ka na nakapag-isip ng tama. Nagpakamatay ka na. Inunahan mo na si coronavirus. Diba? Marami sa atin, dahil sa takot, no? Nangyayari ngayon, makikita nyo yan. Dahil sa takot, binili na lahat. No? Yung pagkain sa grocery, may pambili eh. So binili lahat. Kaya ito, yung mga paparating na bibili, kawawa naman, walang mabili. Walang kakainin. Diba? Yun yung sinasabi natin eh. After mong matakot, hindi ka dun sa takot ahatulan eh. Pagkatapos nung takot mo, ano yung naging step mo? Ano yung sunod na gagawin mo? At dun ka ahatulan. Okay, binili mo lahat, di ka nagbigay, nakalimutan mo ng kapwa mo, pansarili na lang. No? Wala lang alcohol. Wala lang mask. Kasi binili mo na lahat. Pinakyaw mo na. Nakalimutan mo na yung kapwa mo. Nakalimutan mo na yung ibang tao. Okay? Patapos mong matakot, anong naging desisyon mo? Anong naging action mo? At dun tayo hahatulan. Amen? Kaya ang ibang scholars, tinranslate na yung fear, no? Lalo na yung fear of the Lord, as reverence
Positive kasi. Okay? At katulad ng sinasabi ko kanina, no? This message is for us, members of the JMRM Church. Well, kung sino man yung makarinig nito na hindi member, eh, it's up to you. Hindi naman ako makikipagtalo pa or kung ano pa ang sasabihin ko. Basta this message is for us, for this church, the JMRM Church. Listen to me, church. Dun sa tanong na nagkakasala ka ba or pupunta ka ba ng impyerno dahil natakot ka, ang sagot ko sa'yo, hindi. In fact, we can use this fear para makagalaw tayo ng tamang hakbangin. Okay? Para sa ikabubuti natin ng ating kapwa and to glorify the Lord or God whom we serve. To glorify God, ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya nga inuulit ko lagi, kung tayo ay malalagay sa situation na tayo ay natakot at tayo ay magde-decide for the next step, lalaban ba tayo or babawi? Laban ba at tuloy ang pagiging Kristiyano? Or babawi at hindi mo na magiging Kristiyano? The choice is ours. After fear, what would be our next step? At doon tayo hahatulan. Let us take the positive lens of fear for a positive result. Purihin ang Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito. Salamat sa mga maaabot ng tinig na ito. Salamat sa mga maarating ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng video na ito. Lord, I am praying for this church. I'm praying sa lahat ng church, Panginoon, sa Pilipinas, maging sa labas ng Pilipinas, sa ibang bansa. At dinadalangin ko ang mga tao, Panginoon, ng mga anak mo. Dalangin ko, Panginoon, ang buong mundo ay gabayan mo. Ang buong mundo ay samahan mo. Ang buong mundo ay tulungan mo, Panginoon, habang dumadaan kami sa mga ganitong sitwasyon. Salamat po at sa iyo ang papuri, parangal at pagsamba. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.